Naranasan mo na bang tumakas pagkatapos yung napuntahan mo ang sabi sa'yo, balikan mo yung tinatakasan mo? Wow! Kaya mo yon? Kaya mong gawin yon? Yeah. Anyway, si Brother Eng po ito sa ating One Word Encounter. And the word, actually the name that we would like to talk about is name Onesimus. Yan. Onesimus. Yan. He is actually a slave of Philemon. Yeah, alam ko yung tinutukan yung Onesimus, yun yung mga gamit, ano yun? Kumbaga, damit ng panglalaki, Onesimus. Ang sabi nung kakilala ko dyan, Onesimus. Si Onesimus ay slave ni Philemon. And I don't know what happened between him and Philemon, but he escaped. And umalis siya. Pagkatapos, nahuli siya. Madalit sabi, tama ba? Assumption ko lang to ha. Kwento ko to. Nahuli siya. Okay? At nagkatagpo sila ni Paul, ni Saint Paul, sa preso. Ganun ang aking kwento. At in prison, he was converted to believe in Jesus Christ. Okay. So obviously, pag ganun na nangyari, di ba? So, kailangan niyang tanggapin ang kaligtasan, especially kaligtasan ng kanyang buhay at ng kanyang kaluluwa. And because of that, now, Onesimus is now a changed man. Paul urged him to go back to Philemon. Bumalik ka, siguro humingi ka ng tawad, and restore your relationship, whatever, ganun ang sabi kay Philemon, kay Onesimus. And may sulat naman din si Paul para kay Philemon. Natanggapin mo siya dahil tinatanggap ko siya bilang kapatid ko. Kung ano man yung pagkakautang sa iyo ni Onesimus, ako na. Sa akin mo na lang ilista. Apparently, si Philemon po ay disipulo or disciple or follower also of Jesus through Saint Paul. Yeah, ganda ng kwento, no? May mga kwento ba kayong ganon? May mga karanasan ba kayo nangyaring ganon na meron kong tinatakasan? Tapos hindi mo pala matatakasan, pababalakid ka pa para ayusin. No? We can only do that by the grace of God. Okay? And I believe if we desire to do that, magko-cooperate ang universe. All of God's creation will cooperate so that we may be able to do that for His glory. Okay? And do that by His grace. Diba? Parang yung nangyari sa Kanya, talaga pong itinadhana ng ating Diyos. Okay? Tumakas siya, pumunta siya kay Paul, at ngayon pinababalik siya ni Paul para makipag-reconcile, makipag-ayos sa kanyang among si Philemon. If ever you would find yourself in that kind of a situation, I want you that God would be with you. And I want you to know that God will lead you and God will guide you as you open your heart to His peace, to His leading, to His direction, and to His instruction. Siguro, o malamang kaysa hindi, Onesimus found peace. Okay? Kumbaga, yung kanyang mga alalahanin, kanyang kagulumihanan at agam-agam ay naiayos ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Saint Paul. And with Paul instructing him now to go back to his master and be reconciled and be together again. Yan. Kaya maganda doon, may sulat din si Paul kay Philemon. Yeah, siguro yung mga ganong kwento, ihanda natin ang ating sarili. Na kapag nangyari yon, we would be able to do such and obey what God wants us to do. Yep, mahirap, pero hindi natin magagawa by ourselves, but we can do that by the Spirit of God. And that's what I believe happened with Onesimus and Philemon, only by the Spirit of God. Come on, let's also ask the Spirit of God to lead us and guide us if that would ever happen to us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Lord, thank you for the gift of life. We know you know what is happening in us, what we have undergone, yung pinagdaanan namin, pati yung pinagdadaanan namin, pati na rin yung pagdadaanan pa namin, Panginoon. Kaya alam ko ngayon pa lang, Panginoon, hinahanda mo na ang aming puso, ang aming kamalayan at ang aming kalakasan para matupad ang layunin mo para sa amin. So Lord, ihanda mo kami, ang aming puso, ang aming
kamalayan at ang aming kalakasan. At nang pag dumating kami sa ganung pagkakataon, magagawa po namin yung mga nais mong gampanan namin, not by our own power, not by our own strength and intellect, but by your power, by your grace. Because we would want to do that for your glory. Thank you, Lord. Thank you for the opportunity that you would allow to happen. Thank you. We pray this prayer with thanksgiving, with Mama Mary praying with us and for us. In Jesus' name. Amen and amen. So, allow God to work in you, to work for you, to work with you, and through you. As you allow that to happen, enjoy Him. God bless.